Sabi mo nga sa tunay na buhay, hindi ka palaban. So kumukuha ka ng enerhiya galing sa kanila. Yes, pag-usapan exactly. natin ang negosyo. God, if I only have 1 hour, Glaiza. No, because I'm very, very proud of you. You have Casa Galura now and you have Brewbox Baler. Yes. Kumusta? How's okay it doing? Naman, masaya po. Palaban ka ba sa negosyo? Are you adventurous? Are you risque? Pagdating honestly, sa negosyo? Tito Boy, ngayon lang ako dumating sa punto na lumalaban ako sa negosyo. Kasi before po, hindi po talaga ako, kasi I was busy doing taping and I wasn't really focused into business. So ngayon, parang nag-iba yung perception ko. Siguro dahil kinasal din kami, tapos nakita ko yung maraming possibilities na pwede rin gawin na kapag hindi ako nagtitaping, especially when I'm in Baler, na parang ang dami palang pwedeng gawin dito. So nagpapa-event kami. Minsan makikita ko ng mga tao sa Baler naghuhugas ng plato. Minsan nagpe-prepare ako ng, hindi pa ako dumadating sa kape, pero nagpe-prepare ako ng mga food. So nung Holy Week po, that was our busiest week. And nakita ng tao yung struggle ko din kasi I was also trying to help David. Though may mga staff naman po kami, pero ang sarap din sa experience na ma-overcome ko yun. Na kahit tama. Na hindi ako familiar sa ganitong klase ng setup, parang parang role, di ba? Parang ngayon, na siya, totoong buhay na siya. Na, tama. At saka, it's so much, there's so much uncertainty. Hindi mo alam kung anong magaganap, pero gagawin mo. And then you discover a lot of things. Tapos lumalawak yung iyong kaalaman. Yes. You become a better, bigger person in many ways. Because yes. David ay sanay sa negosyo. Yes, diba? And I can imagine, I was looking at the photos of Casa Galura. Sabi ko, your lolo at lola must be so proud. Because I read somewhere na ipangako mo yun, opo. Na magpapatayo ko ng bahay, na may swimming pool. Di ba nakaka-proud? Nakaka-proud po talaga. As in, every time na pupunta ako ng Baler, minsan magkakape lang ako doon, tapos tatambay lang ako. Tapos titignan ko lang yung paligid, yung, shucks, umabot ako sa ganito. Tama, no? Wow, Lord, thank you, ah. Sometimes you don't understand how you got there. Parang, ano bang ginawa ko at narating ko ito? Pero siguro, Tito Boy, sa mga tao rin na nasa paligid mo, especially yung family ko po, sobrang supportive nila sa ginagawa ko, sa decision making, yung parents ko po talagang nakaantabay sila until now sa Casa Galura. They're also trying their best to help me kahit na ako na yung nagtitake over. So I think isa rin yun sa mga factors kung bakit ako dumating sa punto na to. Right. Kasi sinamahan nila ako. Hindi ko kayang dumating dito o makarating dito nang ako lang mag-isa. Nobody does it alone, sabi nga, di ba? There's always somebody out there mm-hmm. na parabagang tutulong sa'yo dun sa mga gaps yes, na yun. Yes, and also, Glaiza, goodness begets goodness. Kindness begets kindness. Mm-hmm. You are a good girl. You know, I've Thank seen you for so many years. Oh, totoo yun. Ako naniniwala ako. To me, that's what karma is all about. That's what good karma is all about. If you do good things happen to you. Mm-hmm. At hindi ka nagmamadali.